Isang masaya at mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Muli na naman po tayong magkakasama-sama, although kahit sa video lang. Isang buwan na po ang lockdown. Nakakamiss na po ang bawat isa. Ngayon po ay milyon-milyon sa mga tao sa buong mundo ang nagdiriwang ng araw ng pagkabuhay. Kahit na mayroong banta ng COVID-19. Aalalahanin ng mga tao yung excitement ng muling pagkabuhay ni Kristo. Tayo po ngayon ay naka-lockdown, but in Christ, napakarami po nating dapat ipagpasalamat at ipagdiwang sa araw ng pagkabuhay dahil yung araw na yon ay kakaiba sa lahat ng araw that changed everything for us. Hindi lang namatay si Kristo sa ating mga kasalanan. Siya'y muling nabuhay at ginapi niya ang kapangyarihan ng kasalanan at ng kamatayan. Dahil kay Kristo, meron tayong bagong buhay. Dahil kay Kristo, hindi na tayo naliligaw. Natagpuan na po tayo ng Panginoon. And because He lives, we can face tomorrow. Jesus is alive forevermore. Maligayang araw ng pagkabuhay po sa inyong lahat. Meron pong kwento na itong si Alexander the Great habang naghahanda upang magpunta sa Asia upang ito ay sakupin, ay tinanong niya muna yung kanilang treasurer kung sapat at naibigay na yung pera sa lahat ng pamilya ng mga sundalo na kasama niya upang sakupin ang Asia. Ibinigay din niya yung kanyang kayamanan at mga ari-arian. Pagkatapos ay tinanong siya ng isa sa kanyang mga heneral at matalik na kaibigang si General Perdiccas. Sabi niya, ipinamigay mo ng lahat ang iyong kayamanan at ari-arian. Ano na ngayon ang natira sa iyo? Pag-asa ang isinagot ni Alexander the Great. Kung ganoon, sabi ni Perdiccas, kami na kasama mo sa labang ito will also take part in your hopes. Kaya ibinigay din niya yung para sa kanya at ganun din ang ginawa ng kanyang mga kaibigan. Isa po sa hindi magandang pakinggang salita sa wikang Ingles ay ang salitang hopeless. Nabubuhay po tayo ngayon sa isang magulo at masalimuot na buhay. Yung pagkalat ng COVID-19 ay laganap sa buong mundo. Yung atmosphere ng ating mundo ay nag-iba. Marami po ang nababahala at naguguluhan. Ang kasaysayan ay puno ng maraming halimbawa ng mga hopeless situations. Subalit sa kamay ng Diyos, yung mga hopeless situations na to ay naging opportunity upang ma-reveal ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Pag-uusapan po natin sa umagang ito, buhay na pag-asa sa gitna ng COVID-19. At kinuha po natin sa Ezekiel 37 verses 1 to 6. Nadama ko ang kapangyarihan ni Yahweh at sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay dinala niya ako sa isang libis na puno ng kalansay. Inilibot niya ako sa lugar na puno ng kalansay na tuyong-tuyo na. Tinanong niya ako, Ezekiel, anak ng tao, palagay mo ba ay maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito? Sumagot ako, kayo po lamang ang nakakaalam, Yahweh. Sinabi niya sa akin, magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo, mga tuyong kalansay, dinggin ninyo ang salita ni Yahweh. Ito ang ipinapasabi niya, bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Lalagyan ko kayo ng litid at laman at babaluti ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Sa gayon, makikilala ninyong ako si Yahweh. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Manalangin po tayo. Lord, we thank you at muli kang mangungusap sa amin sa umagang ito. Hindi po lingid sa inyo ang mga nangyayari ngayon patungkol sa COVID-19 at marami pong mga tao
ang nawawala na ng pag-asa kung kailan matatapos ito at bumalik sa normal ang kanilang mga buhay. Palakasin niyo po kami na huwag mawalan ng pag-asa. Bagkus, patuloy kami magtiwala sa inyo, knowing that you are in control of everything. In Jesus' name we pray. Amen. Buhay na pag-asa sa gitna ng COVID-19. Ang topic po natin ngayon ay patungkol sa pag-asa. Kaya ako po'y umaasa na kasama ninyo ang inyong buong pamilya sa pakikinig ninyo ng salita ng Diyos sa umagang ito. Lalo na yung mga Kristiyanong pamilya. Sana kagab pa lang ay sinabihan na ninyo ang inyong mga anak na umaten ngayon kahit ito'y video lang. Alam niyo po, nag-umpisa ang ministry ni Propeta Ezekiel sa pagpapahayag ng judgment sa bansang Israel dahil sa kanilang rebellion sa Diyos. Kasama din siya sa mga na-exile at siya ay naging propeta sa mga nakakulong sa Babylonia, samantalang si Jeremiah ay naging propeta sa mga naiwang buhay sa Israel. Sina Jeremiah at Ezekiel ay patuloy sa pagpapahayag na yung nararanasan nilang paghihirap ay dahil sa judgment ni Lord sa kanila, dahil sa patuloy nilang pagre-rebelde sa Diyos. At sana ay matanggap nila itong nangyayari at manumbalik na sila sa Diyos. Ngunit ayaw manumbalik ng Israel sa Diyos. Yung vision na ito about the Valley of Dry Bones ay tumutukoy sa mga Israelites na na-exile o nakulong sa Babylonia. At mahigit 10 taon na sila doon sa exile. At yung malinaw na pag-asa nilang makalaya ay nagiging malabo na. Kaya't sila'y nawawalan na ng pag-asa na makabalik pa ng Jerusalem. Nawala na yung pag-asa nila na kagaya ng mga unang ng mga kalansay, ito'y tuyong tuyo na. The nation was virtually dead, no hope and no future. Walang buhay, nakakalat at nakabilad kagaya noong mga kalansay. Sila'y parang isang malaking hukbo ng mga patay na natalo sa digmaan. Kung sa tingin ng tao, imposible na makabangon pa sila sa kanilang nararanasan. Kadalasan, yung mga apocalyptic literature, kasama dito ang Ezekiel, ang mga prophecy ay nagtataglay ng maraming kahulugan. Yung vision na to ni Propeta Ezekiel was first and foremost sa mga Israelita lamang. But it also for us, dahil may mga pagkakataon sa ating buhay na nawawalan tayo ng pag-asa, lalong-lalo na ngayon sa ating nararanasan. Kaya po nagtanong si Yahweh kay Ezekiel sa verse 3, "Anak ng tao, palagay mo ba ay maari pang mabuhay ang mga kalansay na ito?" Ganon din po tayo ngayon, tatanungin ko po kayo. At hindi ko po sasabihin anak ng tao o anak ng magulang ninyo. Mga taga-East GGCFI, sa palagay po ninyo, iingatan ba tayo ni Lord sa COVID-19? Ipoprovide ba niya ang lahat ng ating pangailangan ngayong tayo ay naka-lockdown? Matatapos na ba ang COVID-19? Makagagawa na ba ng vaccine o gamot para dito? Alalahanin po natin, no matter how hopeless the situation might seem, meron tayong Diyos who restores life. Meron tayong Diyos na kayang buhayin yung mga natuyong kalansay. When we have God, there is always hope. Kaya lang ang tanong, how do we respond when we are in a hopeless situation? Ano po yung ating gagawin kapag tayo ay nasa isang hopeless na sitwasyon? Sabi po ni Fyodor Dostoevsky, "To live without hope is to cease to live." Kaganun po kahalaga
yung word na pag-asa. At sabi po ni John Stott, hope is a joyful and a confident expectation about the future. Na kahit anong mangyari, we are joyful and confident, expecting that God will help us, will deliver us, and will see us through. Muli ko pong tatanungin sa inyo, ano ang ating gagawin kapag tayo ay nasa isang hopeless na situation? Una, alalahanin po natin kung ano ang kayang gawin ng Diyos. Tinanong niya ako, Ezekiel, anak ng tao, palagay mo ba ay maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito? Oftentimes, when we are looking at our valley of dry bones, we contend to overestimate our ability and underestimate God's ability. Kadalasan masyado tayo na overwhelmed ng mga problema, kaya hindi natin alam kung anong dapat nating gawin at hindi natin dapat sabihin. Remember, God is limited the way we are limited. Sa verse 3, tinanong ni God si Ezekiel, alam niyo kung ako yun, sasabihin ko, hindi na, no way na mabubuhay pa yung mga kalansay. Dahil yung mga kalansay na ito ay ilang taon nang namamatay. Tuyong-tuyo na sila at di na maaring mabuhay pa. Maraming mga commentators at Bible scholars ang nagsabi na yung tugon ni Ezekiel sa Diyos ay hindi tugon na paiwas. Hindi niya sinabi na, Lord, hindi ko po alam ang sagot niyan. Kayo lamang po nakakaalam, Lord. Hindi ko po alam. Wala akong magagawa diyan. Kung ang sitwasyon ay kagaya ng Valley of Dry Bones, it's game over if you're the game changer. Ngunit kung isinama mo ang Diyos doon sa equation, if God is in the valley with you, kung ang Diyos ay kasama mo sa gitna ng Valley of Dry Bones, hulaan mo kung ano mangyayari. Mabubuhay sila. Tandaan po natin, huwag nating limitahan ang kakayahan ng Diyos. Ito ang sinabi ni Ezekiel, Sovereign Lord, you alone know. Yung title na sovereign means in control of all things. At yun ang ginamit na lingwahe na salita ni Ezekiel, that God is the one in charge. It is not business as usual. Dahil ang nature ng miracle is such that it breaks the rule of nature. Sabi niya, O Sovereign Lord na may likha ng langit at lupa, Diyos ng lahat ng bagay, Diyos na may control ng mga pangyayari at mga nangyayari, and you know it. Yung word na you know ay hindi lamang alam ng Diyos, but God, you know that you can. Huwag nating limitahan ang Diyos. Naalala ko yung mga disipulo ni Kristo noong mayroong malakas na bagyo. Si Jesus ay natutulog doon sa may likuran ng bangka. Inakala ng mga alagad na katapusan na nila. Alam niyo po kapag ang mangingisda na nasa laot ay naniniwalang siya ay mamamatay na doon sa laot, ibig sabihin noon ay hindi basta-bastang bagyo yung nasalubong nila. Ngunit yung kanilang imposibleng sitwasyon na kinakaharap ay dinala nila kay Jesus. Ginising nila si Jesus at inutusan ni Jesus yung bagyo na tumigil. Kaya huwag po nating limitahan ang kakayahan ng Diyos. Kahit bagyo, kaya po niyang patigilin. God alone holds the answer to hopeless situations. Marahil alam natin yung sagot sa tanong, na can these bones live again? From a natural point of view, ay obvious na ang isasagot ng normal na tao ay hindi na. Nakakatuwa at hindi ka panipaniwala na yung patay na kalansay ay muling mabubuhay.
Sa tingin ng karamihan ay wala nang pag-asa. Kaya lang, si Lord ang nagtanong. At kung siya ang nagtanong, ay siya rin ang nakakaalam ng kasagutan. Sabi po sa Matthew 19:25-26, nagtaka ang mga alagad nang marinig ito, kaya't naitanong nila kung gayon sino po ang maliligtas. Tinitingan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao. Ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Dahil alam ni Ezekiel ang kakayanan at kapangyarihan ng Diyos, ay ayaw niyang magbigay ng negatibong kasagutan doon sa tanong. Ang ginawa niya ay binalik niya sa Diyos yung katanungan. Itinuturo ng Biblia that nothing is hopeless when God gets involved and when we involve God in our lives. Kahit na yung pinaka-imposibleng sitwasyon ay kayang-kayang baliktarin ng Diyos na nag-aalok sa atin ng pag-asa. Because no one is hopeless whose hope is in God. Why? Because God delights in doing the impossible. Sabi ni Charles Allen, when you say a situation or a person is hopeless, you are slamming the door in the face of God. Why? Because there are no hopeless situations. Sa Psalm 42 verse 11, sabi, why so downcast, O my soul? Put your hope in God. Hindi sinasabi doon ng psalmist na ang buhay niya ay walang pagsubok. Sinasabi niya, with God so big at kayang gawin ang lahat ng bagay, bakit ako madi-discourage, umalulumbay, umawawala ng pag-asa? Kailangan ko lang magtiwala sa Diyos. Kung ikaw ay nawawala ng pag-asa, ay alalahanin mo at paalalahanan mo ang iyong sarili kung anong kayang gawin ng Diyos. And that's where Ezekiel starts. Secondly, not only to remember what God can do, but speak with faith. Magsalita ka ng may pananampalataya. Sinabi niya sa akin, magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo, mga tuyong kalansay, dinggin ninyo ang salita ni Yahweh. Siguro kapag naroon ka, ay matatawa ka na lang. Napansin niyo ba ang Diyos dito sa vision of dry bones? Bumitik lang ba siya? O nag-thumbs up lang ba siya? And then, 1, 2, 3, boom! Nakaroon ba ng buhay yung kalansay? Although kayang gawin iyon ng Diyos, pero hindi ganoon ang kanyang ginawa. Ginawa niya ay kinausap niya si Ezekiel, who is a preacher. Sabi niya, magsalita ka, mangaral ka. Kasi alam niyo po noon, yung mga prophet, sila ngayon yung mga parang preachers ngayon, they speak for God. At sabihin mo, sabi niya sa kanila, say to them, sabihin mo sa kanila. Magsalita ka sa kanila bago sila magkaroon ng buhay. Start speaking in faith. Let it be on our lips. Marahil sasabihin nyo na sa Old Testament lang ito. Tignan po natin kung ano yung sinasabi ni Jesus patungkol dito. Sa Mark 11:23, tandaan nyo ito. Kung sabihin nino man sa bundok na ito, umalis ka riyan. Tumalon ka sa dagat, hindi siya nag-aalinlangan, kundi nananalig na mangyayari ang sinabi niya, ito'y gagawin ng Diyos para sa kanya. Tingnan niyo yung word na sinabi, whoever says, there is something about when you say something in faith. Sa Proverbs 18:21, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Napakagandang pakinggan sa isang mananampalataya ang ganito. Uumpisahan ko nang i-align ang buhay ko ayon sa salita ng Diyos and with God's power that is available in my situation. Alam niyo po, ino-honor ni Lord yan at ginagamit niya yan at kumikilos siya
Kaya lang, hindi agad-agad binabago yung sitwasyon dahil alam nyo po, hindi yung sitwasyon ang unang-unang binabago ni Lord, kundi tayo muna. Napakagandang pakinggan kapag sinasabi nila, hindi ko nahayang diktahan ng aking emosyon o pananaw sa buhay yung mga helpless situation, hopeless situation. Gigising ako sa umaga at harap sa salamin at sasabihin ko, ikaw ay anak ng Diyos. At bawat kaloob na mabuti ay bibigay sa iyo ng Diyos. Dapat yun po yung mga bukang bibig po natin. At sasabihin mo, ang mga mata ng Diyos ay nakatunghay sa akin. And though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil because you are with me. Pag inumpisan mo yung araw mo ng ganun, at yun ang sinasabi mo sa iyong sarili, and you start preaching that to yourself, it will change your life. Tinawag niya si Ezekiel to speak in faith. Maliban po doon, yung message ni Ezekiel is different this time. Instead of harsh judgment, he is to preach life to this dry bones. Alam niyo po, pagkalipas ng 13 taon na nahimik na pananahimik ni Ezekiel, muli siyang nagsalita sa mga Israelites who are in captivity. Only this time, siya ay nahabag na sa kanila. Kaya instead na word of judgment, yung kanyang sinabi at sinalita sa kanya, nagsimula siya mag-preach patungkol sa nais ng Diyos na pagalingin at tulungan sila. Pag-asa na hindi malayo sa kanila. With a new message of hope, Israel might respond. Pag-asa ang kailangan ng tao upang makarecover sa kanyang mga masaklap na pinagdadaanan. Maraming mga taong nawawalan ng pag-asa, lalo na sa COVID-19. Sana tayo maging laging handa na magsalita sa kanila ng buhay na salita ng Diyos. Because we alone have the message of hope. We alone have the source of life sa mga kaibigan po natin, sa mga kakilala natin. Do not underestimate the power of the tongue. God can use your words to speak hope, to speak love, to speak life into the lives of others. Hindi yung puro negatibo yung mga lumalabas sa bibig natin, kundi mga salita na nagbibigay buhay. Huwag nating i-underestimate ang kapangyarihan ng dila. Pwede itong gamitin ng Diyos para magbigay ng buhay, kagaya ng ginawa ni Ezekiel doon sa mga patay na kalansay. Pangatlo, sundin natin ang sinasabi ng Diyos. Step out in obedience. Nagpahayag nga ako tulad ng utos sa akin. Nang ako'y nagsasalita, nagkaroon ng malakas na ugong at nabuo ang mga kalansay. Tingnan niyo yung words na ginamit niya, nagpahayag. That's obedience. Sumunod siya at nagpahayag siya. Tulad ng utos sa akin. That's obedience. The prophet immediately speaks the word and sees the power of God instantly unleashed. Kailan nagkaroon ng buhay yung mga kalansay? Noong magsimulang magsalita. As he steps out in faith through obedience, God immediately begins to honor because he immediately begins to work. God honors our obedience. Hindi ko lang gagawin kung ano yung aking nakita, bagkus magsasalita ako na mayroong pananampalataya sa kapangyarihan at mga pangako ng Diyos, at alam ko kikilos ang Diyos kapag ako ay sumunod sa Kanya. Kailangan po nating sumunod sa Diyos at sa lahat nang itinalaga niya sa atin. Alam niyo na po yan. Lagi na po nating pinag-uusapan yan. Sa lahat ng authority na binigay sa atin ng Diyos. Lalo na po ngayong tayo po ay naka-quarantine. Sumusunod po ba tayo?
Alam niyo po ngayon, ang Amerika ay meron ng mahigit kalahating milyong kaso ng COVID-19. At mahigit 100 na lang, malalampasan na nila ang Italy sa dami po ng namatay sa kanila. Bakit? Dahil ayaw nilang ipatupad completely yung lockdown. Partial lang. Pero sana ngayon, ipatupad na nila with full force. Hindi mo kasi pwedeng sabihin sumusunod ka sa Diyos, ngunit hindi mo sinusunod yung mga authority na ibinigay niya sa atin. Ulitin ko po, hindi mo pwedeng sabihin sumusunod ka sa Diyos, ngunit hindi mo sinusunod yung mga authority na binigay niya sa atin. Kung ikaw ay anak at may mga magulang ka pa, kinakailangan mong sumunod sa iyong magulang. Kung ikaw ay under ng isang kumpanya, dapat sumunod ka sa boss mo. Kung tayo under sa Pilipinas, dapat tayong sumunod sa ating pangulo. At ganun din sa ating municipal mayor, sa ating mga barangay chairmans. We need to submit dahil yun ang sinasabi ng Diyos. Pang-apat, makikilala pa natin ang Diyos ng lubusan. Because God will reveal Himself in a new way. So verses 13 to 14, and you shall know that I am the Lord when I open your graves and I raise you from your graves, O my people, and I will put my spirit within you and you shall live, and I will place you in your own land. Then you will know that I am the Lord. I have spoken and I will do it, declares the Lord. Makikita niyo po yan. Nunderline ko yung you shall know at you shall know. The valley of dry bones ay larawan ng bansang Israel. Na sinasabi niya, when I open your graves and raise you from your graves, who are 6 feet under. Sabi niya, mas lalong lumalala ang kanilang kalagayan. Ibig sabihin po nun. And then yung word na you shall know. Ang tanong ko po, hindi ba nila kilala ang Diyos? Hindi po, kilalang kilala nila ang Diyos. Meron ba silang maraming impormasyon patungkol sa Diyos? Yes! Marami silang mga kwento at mga kwento patungkol sa Diyos, especially in the Old Testament. Alam nila yung kanilang mga ninuno ay lumakad sa Red Sea. Alam nila yung mga milagro na ginawa ng Diyos sa Old Testament. Na ikwento sa kanilang buhay ni Abraham, buhay ni Isaac, buhay ni Jacob, buhay ni Moses, ni David, Daniel at sino-sino pa man. Kilala nila ang Diyos. Kaya lang anong ibig sabihin ng you shall know? Sinasabi ng Diyos sa kanila at maging sa atin na mula sa lugar ng destruction, mula sa lambak ng mga tuyong kalansay, ay makikilala nila ng gusto ang Diyos. Mauunawaan nila kung paano kumilos ang Diyos at mas makikilala pa nila ng lubusan sa isang malalim at makabuluhang relasyon sa Diyos. Alam niyo, every time na may ginagawa na himala ang Diyos, panibagong revelation of who He is ang nakikita po natin sa Kanya. You will learn to trust God in a new level. Malalim na pagtitiwala na kahit ano ang mga nangyayari sa iyong paligid, ay nandoon ang pagtitiwala. Pagtitiwala na hindi kanya pababayaan ni iiwanan man. Pagtitiwala na kahit sa gitna ng COVID-19, ang Diyos ay kasama mo. Iingatan ka at susubaybayan saan ka man magpunta. You will know Him like never before. Pagkakaroon ng desire na makilala pa ang Diyos ng lubusan, magiging aware ka sa Kanyang presence. Pahalagahan mo yung mga bagay na mahalaga sa Kanya. When God moves into our circumstances and replaces hopelessness with hopefulness, we need to give God the glory. Dapat alam natin na Siya lang ang makagagawa ng mga bagay na imposible. Magiging mapagpasalamat ka at sasambahin mo siya, hindi na kagaya noong dati. Magiging active ka sa mga gawain sa Diyos.
conclusion. Sa Jeremiah 29:11, nakalagay po diyan, alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan nyo at hindi sa kasamaan ninyo. At plano para bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. Alam nyo, gasgas na gasgas yung word na yan sa mga Kristiyano. For I know the plans I have for you. Kapag nababasa natin ang verse na to, masasabi natin, there are no hopeless situations. There are only people who have grown hopeless about them. Bakit? Kasi may plano ang Diyos sa atin. At bibigyan tayo ng pag-asa pang magkaroon ng mabuting kinabukasan. Kapag nawawalan tayo ng pag-asa, aalalahanin mo na may plano ang Diyos sa iyo. Noong halos mawalan na ng pag-asa yung mga Israelita, they had been conquered by the Babylonians. Ito ang mensahe sa kanila ng Diyos, Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disasters, to give you a future and a hope. Bagamat ito ay para sa Israel, ay maaaring din po nating angkinin. Dahil si Jesus ay nabuhay na muli, we have hope and a future, even in the midst of a pandemic. Pangalawa, sa Hebrews 6:19, taglay natin ang pag-asang ito bilang tiyak at matibay na angkla ng ating kaluluwa. Isang pag-asa na umaabot sa kabanal-banalang dako sa kabila ng tabing ng templo. Alam niyo po, sabi ni Pastor Randy Frasi, we simply cannot live without hope. Christian hope is an anchor for our soul. Siya yung angkla ng ating kaluluwa. Ito yung nagpapatatag sa atin during difficult times. Ang gamit ng angkla is to make sure na yung hangin at ang alon ay hindi kayang ilayo yung bangka o barko of the course. Yung angkla na ito ay ang mga pangako ng Diyos at ang kakayahan ng Diyos upang tuparin ang kanyang mga pangako. No matter how bad this health crisis gets, and no matter how bad the financial crisis gets, if we put our hope in the promise-keeping God, then the health crisis and the financial crisis will not become a faith crisis. Manalangin po tayo. Mapagmahal naming Diyos Ama, kayo na bumuhay na muli kay Kristo. Ina-acknowledge po namin that you can bring hope even out of death itself. Tulungan niyo po kami in our lowest moments of hopelessness na lumapit kami sa inyo. To know that your ways are higher than our ways, your thoughts are higher than our thoughts. Tulungan niyo po kami na maging matatag at kumapit sa inyo in life's uncertainties and to praise your name as you bring us through the valley of the shadow of death. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. At panghuli po yung benediction. Sa Romans 15:13, babasahin ko po sa inyo. Ang Diyos ng pag-asa ang naway magbuhos sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng pananampalataya upang kayo'y mag-umapaw sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sumayin niyo pong lahat ang pag-iingat at provision ng ating Panginoon. Pagpalain po kayong lahat ng Diyos. Maraming salamat po.